Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Isang nakakagulat na balita ang bumungad sa sambayan ng Pilipino ngayong araw matapos kumpirmahin ng palasyo na tuluyan ng pinalayas si Pangulong Kuting ng Norte at ang kanyang asawa na si Lizeth Smags ang ahas ng Malacanang mula sa kanilang mga posisyon. Sa isang opisyal na pahayag mula sa kamera, inihayag na ang mag-asawang Kuting ay inalis sa pwesto bunga ng mga isyong bumabalot sa kanilang administrasyon. Matapos ang masusing investigasyon at deliberasyon, napagpasyahan ng kamera na ituloy ang pagpapatalsik sa kanila upang maprotektahan ang integridad ng pamahalaan at mapatnatili ang tiwala ng taong bayan. Ang pangyayaring ito ay nagresulta ng agarang pag-upo ni pangalawang pangulo, Inday Sara Duterte, bilang bagong pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Pangulong Duterte ang kanyang layunin na magbigay ng mas matatag at maaasahang pamahalaan para sa mga Pilipino. Tinanggap ko ang hamon na ito ng buong puso at determinasyon. Ang ating bansa ay nangangailangan ng tunay na liderato na magbibigay ng tunay na serbisyo publiko. Ang mga detalye ukol sa mga imbestigasyon at ang mga paratang laban sa mag-asawang Kuting ay inaasahang ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, inaasahan ang malawakang pagbabago ng administrasyon habang si Pangulong Duterte ay nagsisimula sa kanyang bagong tungkulin bilang pinuno ng bansa. Patuloy na nakakaantabay ang buong bansa sa mga susunod na hakbang ng bagong pamunuan at kung paano ito makakaapekto sa kalagayan ng politika at ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. July 1 lang ang inaantay ni VP Sara. Pakinggan po ninyo ang paliwanag ni Spokes Harry Roque dito kasi kapag lumagpas ng July 1, pwedeng pumalit na si VP Sara kay Kuting, hindi na matapos ni Kuting ang administration niya hanggang 2028, pwede na nga hindi siya makapag-sona, kung makapag-sona naman hindi na siya makakapag-Christmas ng 2024 sa Kamangyang. God willing. Amen, amen. Okay? At ilalabas na yung mga dapat ilabas, wala nang dapat pumigil, tapos na ang inaantay at maturiting panahon. Kapag si VP Sara ay umupo after July 1 or within 2024 kahit next year pa, pwede siyang tumakbo ulit in 2028 hanggang 2034. So yung formula na GMA formula ang tinatawag, si GMA, di ba, na tanggal si ERAP after 3 years, si GMA ang umupo, naka 3 years din, si 6 years ang term ng Pangulo eh. Ang naubos ang ERAP dahil nag-design siya 3 years. So napapunta kay Madam GMA yung remaining 3 years ni ERAP. After nun, tumakbo si Madam Luring at nanalo ulit. So naging 9 years po kasi natapos naman ni Madam GMA yung term as president after ERAP. Yung 3 years ni ERAP at saka yung 6 years ni Madam GMA after ERAP, naging 9 years po nating presidente si Madam GMA. Yan po yung inaantay na formula. Para si VP Sara ay hindi lang maka 4 years or less than 4 years kapag naagaw niya or napunta sa kanya, not necessarily aagawin niya, but maibibigay sa kanya or mapapapunta sa kanya ang presidency, makakatakbo pa siya after 20. Yan ang pagkakaintindi ko. Let's listen to Spokes Harry Roque, mga ate at kuya. And kayo na po ang magsabi kung ito baga ay nalalapit na good news. Alright? Let's listen. Nipon, attorney, out of topic po, paano ang pag mapatalsik si BBM as president at papalitan ni VP Sara? Ang tanong is, makakatakbo pa rin po ba si VP Sara for president sa 2028? Pwede po.
kung hindi po siya maninilbihan bilang presidente ng 4 na taon or mahigit pa. Ibig sabihin, kung siya po ay uupong presidente, dapat matapos po ang July 1. Dahil pagdating po ng July 1, less than 4 years na. Ang prohibition po sa sahaligang batas, pag siya'y naninilbihan ng 4 na taon o mas mahaba pa, hindi na siya makakatakbo. So, importante po yan, July 1. Narinig nyo. Umupo si Kuting noong 2022 ng June 30. Yun yung transition from PRRD, June 30 ng 2022. A month after manalo ni Kuting, di ba nanalo siya? Mayo yun, May 11 yung elections or May 9. So, June 30 ng umaga, si Pangulong Duterte pa yun. A month after ng elections ng 2022. June 30 ng alas 12 pataas, alas 12 ng tanghali hanggang onwards, si Kuting na ang presidente natin. So, nung last year ng June 30, nag 1 year si Kuting. Ngayong paparating na June 30, okay, Mayo ngayon, May 29 na nga sa Pilipinas, isang buwan pa, 2 years na si Kuting. Kailangang hindi umupo si VP Sara hanggang June 30. Dahil kapag ibinagay, napapunta agad kay VP Sara ang presidency, hindi makakatakbo ulit si VP Sara, just like Madam GMA na naging 2 beses na presidente ng Pilipinas kapag naging premature yung pag-upo ni VP Sara. So again, napaka-importante ng July 1 dahil ibig sabihin less than 4 years na yun. Kung mapapunta man kay VP Sara July 1 hanggang December ng 2024 ang posisyon, pwede magiging presidente si VP Sara in less than 4 years o hanggang 2028 at pwede siyang tumakbo sa 2028 at hanggang 2034 natin siyang presidente. Kaya grabe yung gigil nila sa hakbang ng maisog. Baka pagkatapos ng July 1 at may mga hakbang ng maisog pa, magsalita na si VP Sara dyan, mag-participate na. Umattend na nga ng 1 beses sa Liwasang Bonifacio. Hindi na nag-speech, di ba? Alam nyo, sa tingin ko, may mga, dahil nga aminado naman si VP Sara na she's very competitive, tumatanim siguro sa isip ni VP Sara yung pagwawalang hiya sa kanya at hindi man lang siya tinulungan ni Kuting. Alalahan nyo, tinanggalan niya ng confidential funds, grabe ang paninira. Diba? Hindi man lang kinakampo, hindi pa lang pinagtatanggol ni Kuting laban sa mga mga kaliwang grupo, laban kay Tamba, natanggalan na napilayan si VP Sara sa budget, diba? Napagkaisahan, walang tulong na ginawa si Kuting. Si Pangulong Duterte, ayan anong ginagawa ngayon sa Davao, nilagyan ng isang katerba o isang batalyong sa 44 ngayon doon. Kapatid ni VP Sara na mayor ng Davao, inalisan ng mga mabubuting policemen. Okay, mamaya pag-usapan natin si Mayor Basi, pumapalag na kay Kuting. Imposibleng hindi aware si VP Sara sa kawalang hiya ang ginagawa sa tatay niya at sa kanyang kapatid. Even Pastor Kiboloy na kaibigan din ni VP Sara, nagtatago. Alangang walang alam si VP Sara sa mga kalokohan ng gobyerno ni Kuting at dahil din sa kalokohan ni Ahas. Imposibleng hindi napanood ni VP Sara ang interview ni Ahas kay Tuning Taerna. Na bad shot na siya. VP Sara, after July 1, ipakita mo na ang iyong talons. Wala ka mang pangil na katulad ni Butod na isang impacta or damonya, ikaw naman ay agila ng Davao. It's about time to show your talons, VP Sara. Kalmutin, gutay-gutayin kung kinakailangan yung mga malalaki ang tiyan at mga demonyo sa kamangyang. Pati iyang katande mo nung tumakbo ka, alam mong binudol ta kami niyan. Alam mong grabe ang sakripisyo ng mga DDS for you. Maraming nagkatampuhan ng ibang DDS, si Yormi Isko ang sinuportahan, di ba? Inaasahan ng mga ibang DDS noon na si Yormi ang i-endorso ni Pangulong Duterte at never na i-endorso si Kuting. Sumama ang loob ng mga DDS sa iyo. Ang iba, kami, nagulumihanan, ganyan. Diba, kung sino ang susuportahan dahil ayaw naman ng tatay mo kay Kuting, nga lang at nandyan ka na, suportado ka namin, sumuporta kami kay Kuting. In fact, natuwa ako, pabor sa akin yun dahil dati akong loyalista, pero hindi naman ako bulag at hindi ako loyalista nga. Alam kong palpak ang administrasyon, imposibleng hindi mo to nakakita, VP Sara.
baka ang inaantay lang ng maglalabas ng Polvoron video na yan ay ang July 1. So, Miss Maharlika, alam ko namang busy ka sa iyong tour and whatnot, baka makasilip ka sa channel ko. Kung meron ka mang mahihingan na puting ahas ng video na yan, i-play mo na. Total, may mga threat na gusto kong ipagurgur sa Romanians. Nang butod na yan, kayo ng distressed mother, ilabas mo na. Kung sino man ang may hawak ng video na yan, i-send nyo na kay Miss Maharlika. I-send nyo na sa SMNI after July 1. Nang magkagulo at mabaliw-baliw ang mga yawa na yan, ang mga baliw naman talaga at hibang sa pera. Tama ba mga ate at kuya? Oh. So kung ano man yung mga kasong isinampa sa UN ng distressed mother ni Miss Maharlika dyan sa US din, laban sa asawa ni Kuting, baka yung mga development niyan ay sooner din. So, ano kaya ang gagawin ni Naahas para si VP Sara ay ma-impeach? Di ba meron silang mga Sara resign movement? Kailangan nilang maputbol si VP Sara bago mag-July 1. Dahil kung hindi nila masisipa si VP Sara, kung hindi nila magurgur, yun na lang ang chance nila, lalasunin nila si VP Sara. VP Sara, mag-ingat ka ha. Baka yung mga kinakain-kain mo dyan sa kamangyang, may mga alam mo na, mag-iingat ka. Alam ko, pumapali ang aking mouse. Oh. Dahil pag lumagpas ang July 1, good luck Kuting. Oras mo na. Agree ba kayo mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Hold on a second. Sumasablay ang aking mouse, China. Hold on mga ate at kuya. I'll just check my mouse. Hold on a minute. Pinugurgur ang aking mouse. Sandali lang po. Pinugurgur ni Smugs ang aking mouse. Hold on, tingnan ko lang kung Karen. Oh, ayaw mag-function eh, na sasabotahe ang live natin. Please close. Holy kamole. Is it okay? Ay, punyemas. Anyway, tiyagain ko na mga atit kuya. Baka carry pa na. One more. Hold on. One more. Let's try. Nagugurgur ang mouse ko. Gumana ka na, please. Importante ang daga. Ayun. Importante ang daga. Importante ang mouse sa ating alright. Silipin ko lang yung mga comments ninyo, Sharon. Uh-huh. Ayun, medyo umu-okay na. Ah, may bangaw, mga ate at kuya. Basahin natin ang message ng bangaw. What? Alam mo, Ma'am Myrto Mike, sana kumita ka ngayong gabi, ha? Explain mo nga bakit sobrang maraming nana ang pekpek ni Maharlika. Ibig mo ba sabihin na amoy mo? Nakita mo? Na-check mo? Nasundot mo? You know what? You're a shit. Ikaw ang shit. Ma'am Myrto Mike, kaya baka ma-strike ako ng YouTube. Ikaw ang tae mo. Ikaw ay bangaw na nababalot ng tae si paing kita. Sira na ang ulo mo. Okay? Isa kang loyalista nga. Nawala ang aking composure. Nasipa ko lang yung langaw. Hi po, bata po ako. Ganda niyo po. Ang bait niyo pa po. Hindi nga. Wag tayo mapanghusga, di naman ganun si VP. Dapat shutdown na tong mga ganitong vlogger, sabi ni Joe. Ay, baby, another bangaw! Anong masamang sinabi ko kay VP, Sara? Congressman Charisse is Sandy. Ay, ganun ba? Ate Winnie, hello. From Chicago, Ate Nelia, hello.
Nakapag-lunch na ba? Noor, hello, hello. Ate Marga, Ate Susan, Aloya, Ate Iris, hello. Lahat ng mga nanonood sa Princess Maui 2, special mention. Siya senpai. Ang witty at ang lutong po nung loyalista nga. Ay, sorry naman. Nadulas lang. Sabi ko nga nawala yung composure. Nawala yung pagiging nene ko. Ilabas na ang video. Oo nga. Yun na lang siguro ang inaantay mga atit ko. In favor of... Nga pala mga atit ko, nabanggit ko na rin yan. Kampanyahan pa lang, alam na ni VP Sara na walang unity. Hindi namin yan nalata masyado eh. Pero nung pumunta ako na headquarters ni PBBM, nandun naman yung mga bases ng unit team sa headquarters ni Kuting. Wala si VP Sara dun. Walang mga naka-green sa headquarters ni Kuting. Yun pala, nasa kabilang side ng EDSA. Nandun sa may Robinson Building, sa may, what's that again? Cybergate something something, katapat ng, basta sa tawid ng EDSA. Aakyat ka pa ng overpass or something, yung sa MTR, yung sa mga Bonitulay, yun, yung akit ka pa ng Bonitulay, something, para mapuntahan yung kay VP Sara na headquarters. Bukod sila, eh, ang laki naman ng building ng headquarters ni Kuting. Wala doon, walang DDS doon. Walang mga naka-green doon, puro red. Oh. At may mga floor doon na bawal. Hindi kaya doon galing yung third floor ng third floor studio. May mahiwagang floor doon sa headquarters ni Kuting na bawal pasukin. Nagtatanong lang naman Akyams. Oh. So, may nakapagbanggit din sa akin mga atit kuya na isang kaibigan ng staff ni VP Sara na there was a moment daw na grabe ang iyak ni VP Sara dahil sa galit at sama ng loob. Dahil nga sa kapalpakan ni Kuting at kawalang hiyaan. Alam ni VP Sara nabudol siya. Ang galing din ni VP Sara magdala. No? Sige lang, VP Sara, no? Sakyan mo lang yung mga vlog ni Senadora Aimee. Sige. Pero mag-ingat ka dyan, VP Sara. Alright? Oh. Okay lang yun. Nandyan naman si Baste or si Pulong. How about if the president decide to declare martial law in late June? Kaya nga, grabe yung ano nila, di ba? Yung mga pautot-utot nila na binobomba na inaangkin na ng China yung West Philippines, si atin daw yan. Maybe that's gonna be, naghahanap sila ng ground para makapag-declare ng martial law. Actually, parang martial law na sa Pilipinas, undeclared nga lang. Tingnan nyo kung paano nila pigilin ang hakbang ng maisog. That's curtailment of press freedom or, di ba, freedom of people to express themselves. Freedom of speech. Nilalabag na ni Kuting ang batas. At ng mga local government na sit-sit sa kanya sa paglalagay ng mga dump truck dyan sa mga gaganapan ng hakbang ng maisog. That's a sign of undeclared martial law, mga atit kuya. Pero kapag nag-declare, bukang mapipilitan si Kuting. Abangan natin ang mga next move nila. Ang next chess move nila bago ang July 1. Exciting ang ganap-ganap. Oh. Makakapag-ready ang mga bangag, bakit ko daw in-announce? Well, sinabi naman yung spokes Harry Roque. Aware sila dyan, imposible hindi aware si Butod dyan. Si Butod ay lawyer, naiintindihan niya ang batas. Kaya nga marami silang mga kinakasukasuhan, di ba? Dahil kaya nilang i-circumvent ang batas. Alam niya yan, alam nila na napaka-importante ng July 1 kay VP Sara. Or maybe sa mga kaalyado ni VP Sara. About time na mag-speak up. Diba? Lumabas sa lansangan after July 1. Yun na yan. Oh, ay nga pala yung nabanggit ko kanina. Ano po? Yung sa Japan. Na maihakbang ng maisog rally. Right? June 8. Sa Saitama Hall. Ayan. Libre, walang entrance. Of course, wala naman talagang entrance. Ready na ba ang mga nasa Japan? Shout out! Umattend kayo. Malayo ba ang Saitama? Saan banda yan? Oh. Join na sa gaganaping maisog rally. Ewan kung malagyan nila ng dump truck or mga kahit sumo wrestlers ang plaza. Saitama ko. Kung kaya nilang gurgurin ang mga venue sa Pilipinas, abangan nila ang hakbang ng maisog. Diyos ko! Kaya lang ang layo abroad na wala nga akong budget pang attend dito sa
ako bang maiso sa Pilipinas, abroad pa. Hindi binayayaan ng yaman ng inyong prinsipesa. Kung nagkataon lang, kahit yung hakbang na maisog abroad, sasamahan ko yan, eh, no? Pagkakataon na nating mag-live doon or i-cover yan. Anyway, ginagawa ko naman po ng paraan na ma-cover yung mga ganyan, yung mga hakbang ng maisog kung kaya ko, no? Nila-live din natin sa channel natin, di ba? Ilang beses na nakadalwa na yata ang hakbang na maisog na nilive natin dito. Okay, let's proceed to the next vlog. Speaking of the Duterte siblings, oh, sayang hindi ko na i-ready. Worried na worried po ang mga loyalists siya nga. Loyalist siya nga. Worried na worried ang mga loyalista nga. Sa magkakapatid na Duterte. Kasi may isang gumawa ng meme, and I hope I could find it. Let me try. Hold on. Na sa 2028 daw, si VP Sara ang pwedeng presidente. Sa 2034, si Pulong. Sa 2040, si Baste. May ginawa silang meme na ganun eh. Hold on, hanapin ko ha. Worried na worried ang mga ano, ang mga ensaymada shits, ang mga loyalisa, ganyan. Oh, may mga sisira sila kay Pangulong Duterte, oh. Oy, talagang nahahalata ang kulay ng mga ano, ah. Nahahalata. Sana makita ko yung meme. Kaya lang, ano, dami nang in-upload ng mga, ano. Basta may picture yung magkakapatid na tatlo, and ganun nga, yan daw ang plano ng mga Duterte. Kamkamin ang Malacanang 2028, 20, yung magkakapatid ng tatlo. Well, gusto namin yun. Sorry kayo. And speaking of, si Mayor Baste Duterte ng Davao City, pumalag kay Kuting. Alright? Where's my phone? Hold on. Alam niyo, hindi ko inaasahan si Mayor Baste na magiging maisog talaga. Well, lagi siyang kasama, di ba, sa hakbang na maisog, natutuwa tayo. Na yung parang bad boy image, di ba, hindi, parang hindi naman siya tutok sa politics kasi youngest, at least yung youngest sa mga anak ni Ma'am Elizabeth Zimmerman is Baste, di ba? Yung youngest kasi talaga na anak ni Pangulong Duterte ay, oh, may nag-message. Na puting hitwa. Tingnan ko nga. Ay! Okay, ensaymada vloggers ang kanyang ano. Anyway. Ang kanyang tinutukoy. So, di ba yung image kasi ni Mayor Baste ay parang ano, wala, easy go lucky lang, 'di ba? Nagka-girlfriend pa ng artista si Ellen Ardarna, yung na-vlog ko kanina. Parang ano lang siya, womanizer or ano lang, buhay binata, 'di ba? Ganun yung image na nakikita natin kay Mayor Baste until naging politician. And ngayon na parang ginigipit si Mayor Baste. Ay lumalabas yung kanyang mga qualities na parang si PRRD rin. Kasi grabe na yung panggigipit. So, pumalag si Mayor Baste na inalis yung mga kapulisan ng Davao City at pinalta ng SAF. Ang sabi, ang balak daw ng mga yan ay gurgurin ang mga Duterte at dakpin si Pastor Kiboloy na nagtatago sa Davao. Ito yung article kanina, mga tatkuya. Masahin natin. Okay. Update kanina, Davao City Mayor Sebastian Duterte wants President Kuting and Department of Interior DILG Secretary Benher Abalos, yung purmang-purma nung na hostage si ano si Laylay, pumunta sa kulungan ni Laylay sa Crame. Kumusta po kayo, ma'am? Talagang naka-body fit siya na t-shirt, no? At nagpapa-picture, nagpapa-pogi points doon. Sila din yung nagbidabida sa biggest drug haul sa Alitagtag, hindi naman pala biggest. One of the biggest. Pero wala nating balita kung ilan talagang toneladang tiyabo ang nakuha. Wala nating update.
After magbida-bida ng kuting at ni Abalos doon, ano na ang update? O kumusta Senator Bato yung ano, mag-aantay kami ng dalawang buwan kasi naka-ano kayo, naka-recess? Tumas na bakasyon na naman ang Senado. Abangan natin sa, kailan ulit magre-resume ang Senate and even yung House of Representatives? Sa SONA. Kababakasyon lang, di ba, ng Senado? Bago, yung huling hearing nila, yung hearing ng, ano, ng PIDEA leaks. So, mga 22 po yun eh. Na 20, right? 20 ng May. So, sa June 20 or June 22, 1 month. July 22, 2 months ng bakasyon, tapos na ang bakasyon ng Senado and even lower house. So, magre-resume sila ng kanilang session, yun din yung moment ng SONA ni Kuting. Okay? So, aabangan natin after ng SONA ni Kuting kung itutuloy pa ang PIDEA leaks investigation ni Senator Bato na malamya naman. Na wala namang kabangis-bangis sa pagtanong, sa pag-cross-examine sa mga resource persons, si Sir Jonathan Morales lang ang kanilang ginisagisa ng bonggang-bongga at kinontemp pa, pinakulong pa. So nananawagan si Mayor Baste na magkomento sa pagkaka-relieve ng 35 police officers and officials ng Davao City Police Office or DCPO. Magpaliwanag ka, Ika Kuting. So si Mayor Baste wants Kuting and DILG Secretary Abalos to comment on the relief of Davao cops. Magpaliwanag ka, Kuting, pa. Ang paliwanag po ng PNP ganito, bakit inalis yung 35 na magagaling na mga, syempre kaalyado ng mga Duterte yun, yung mga PNP staff, or yeah mga pulis ng Davao. Bakit inalis? Eh wala namang crisis. Ang sabi po ng paliwanag ng PNP spokes nila na si Jing, sino man yung babaeng parang tumbuyita na pulis, pasintabi, mukha naman talaga siyang tumbuyita. Oh. Ang paliwanag, may mga napas lang nga daw na 7 tao, right? Ng mga addict daw nung sa drug war ni Mayor Baste. Kaya nirelieve daw ang lahat ng pulis at pinaltan daw ng staff. Pero hindi yun ang pahiwatig ng mga mayayabang na ensaymada vloggers at ng mga loyalisa at ng mga bulag na mga Marcos supporters. Alam nila, alam ng mga supporters ni Butod at ni Kuting na dadakpin si Pastor Kiboloy at baka rin dakpin si PRRD dahil nga, diba? Guilty na ang sentensya dyan ng ICC kay PRRD, guilty of crime against humanity sa kanyang EJK kuno, sa kanyang extrajudicial killing nung panahon ng war on drugs ni Pangulong Duterte. So gusto nilang manginig sa takot ang mga Duterte at ang mga taga Davao sa SAF 44 na, sa 44 tuloy, sa SAF kung ilan man yun, ilang batalyon man ang pinadalang SAF or Special Action Force na magagaling po sa inkwentro sa syudad. Yan ang kaiba ng SAF, no, sa iba pang I think mga uniformed men, magaling sa inkwentro sa syudad. Kaya yung Fallen 44, hindi sila magaling sa inkwentro sa mga kabukiran at mga ilat-ilat, ganun. Kaya sila napas lang ng mga naika-inkwentro nila ng mga MNLAF, MIL, kung sino man yun. Ng mga, yan, mga kapatid nating Muslim, kaya naubos nila sa 44. Hindi sila magaling sa ganung klaseng topography sa labanan or inkwentro sa kabundukan, kabukiran. Magaling sila sa settings na pang parang mga urban area or syudad, yung may mga kabahayan, ganun. Magaling sila sa ganyan. So doon, yun ang pinadala doon sa Davao ngayon. Humihingi ng paliwanag ang mayor ng Davao na si Mayor Baste kung bakit ganun ang ginawa ni Kuting at ni Abalos. Walang abi-abiso, walang kung ano man, inalis, nirelieve sa pwesto ang mga kapulisan ng Davao at pinalta ng SAF. Ano ang kanilang balak? Bakit nagkagulatan? Si Kuting nasa Brunei, maang-maangan na naman yan. Sabihin, wala na naman siyang alam. Kapag may mga ganyang milagrong nangyayari, biglang abroad si Kuting para wala siyang masyadong explaining na gagawin ang magiging palasot niya. Wala akong alam. Katulad na nangyaring yung gulo sa Senate. Nalaman na lang daw niya nung tapos na, nung nakapagpalitan ng Senate President. Hindi daw niya alam na may nagaganap na karambola and whatnot din sa Senado between Migs and Cheese. Oh, mga pautot. Hindi kaya utak naman si Ahas ng lahat ng yan. Okay. Hindi lang po dyan si Mayor Baste bumanat. Nung nakaraang araw, bumanat-banat din si Mayor Baste kay Kuting, mga ate at kuya.
umalag din si Yorme Baste kay Kuting sa kanyang paninirang puri kay PRR din na wala raw ginawa sa Davao. The article. Ano Kuting? Papalag ka kay Mayor Baste? Sige. Ito na yan. Actually, parang ang katapat ni Kuting, si Mayor Baste, kung hindi man si Kong Pulong. Kasi, sukatin natin yung presidency ng tatay ni Kuting kay PRRD. Pwede yun. Ano? Kumbaga ay anak laban sa anak. Si Kuting, anak ng Marcos Sr. Si Baste, anak ni PRRD. So, perfect yan. Although, napakabata ni Baste kumpara kay Kuting na nagbabata-bata at nagpapakulay pa ng buhok. Pero, dry naman na, bilog na bilog na, parang namamaga si Kuting na dry na mahirap ipaliwanag kung anong klaseng species yan, namamaga pero dry. Parang bagay pagbanggain si Mayor Baste at saka si Kuting. No? Sabi ni Mayor Baste sa article, kasi pumalag si, ano eh, si Mayor Baste sa ginawa sa Tacloban pala. Yung nilagyan ng mga, di ba, sinalansanan ng mga dump truck yung gitna ng Freedom Park na pagaganapan ng maisog. Mabuti na lang bumagyo so hindi rin natuloy ang akbang ng maisog sa Tacloban. Yung nangyari daw na pagsalansa ng mga sasakyan na iyan sa Tacloban para mapigilan yung maisog rally nitong mga nakarang araw, nangyari na rin daw yan sa Dumaguete, Negros Oriental, correct? A similar case happened here in Tacloban. Nilagyan nila ng mga heavy equipment yung park kung saan kami supposedly magpe-prayer rally. So peaceful ang rally ng hakbang ng maisog. It is not because meron kaming gustong pabagsakin kaya daw nagra-rally, sabi ni Mayor Baste. All we ask is hear us out and they don't even allow that. Pakinggan mo kami. Hindi kami nandito para humawak ng armas at, di ba, eventually sumugod sa Malacanang para palayasin ka. Nandito kami para pakinggan mo. Kaya kami nagsasalita sa mga Freedom Park, pinutol na nga yung communication eh, between the Malacanang and PRRD. For sure, alam ni PRRD ang phone number sa Malacanang. Kuting, pwede namang magbigay si Kuting ng kanyang phone number or maybe ng kanyang kung sino mang executive secretary niya, si Dark Choco, para matawagan ni PRRD kung ano, teka muna, ba't ganito ang, di ba? May hihingi ka bang advice? Malamya yung war on drugs mo eh. Wala ka namang war on drugs, campaign against illegal drugs ka lang. Wala ka na yan. Lumalala na naman Kuting ang droga sa Pilipinas. Dumadami na naman ang addict. Oh, tamo, bulto-bultong siya buong nahuhuli ninyo. So, kailangan mo ba ng tulong? Dapat may direct communication si PRRD sa Kamangyang. Tinapos na ni PRRD. Tapos na yung courtesy or, di ba, tawag dyan, silent protocol and what na, tapos na yung taon na nagpaubaya si PRRD, sabi natin yung first year ni Kuting, or sabi natin itong 2 years, na huwag siyang makialam kung paano mamuno si Kuting dahil tapos naman na ang panahon niya. Huwag na siyang makisawsaw, huwag na siyang umeksena. Kaya lang within 2 years, balik tayo sa dati, mas malala pa ang mahal ng bilhin, balik droga. Nasayang ang sinimula ni PRRD at yung ginawa ni PRRD within 6 years na paglaban sa droga. Kasi itong Kuting, mukhang wala naman talagang malinaw na plataforma para matapos ang pagbaha ng droga sa Pilipinas. Baha na naman ang droga. Andai na naman naghuhupyakan ang mukha. Diba? So ang gusto lang naman nina, ng mga maisog rally at ng mga spokesperson dyan or mga guest speaker, pakinggan mo kami Kuting kung ano ang aming hinanaing. Ayaw namin ng cha-cha. Ayaw namin, wala kaming tiwala sa magbabago ng konstitusyon kahit sabihin nyo parang babago yung economic provisions lang, gusto nyo i-open yung ating ekonomiya sa mga investors, yada-yada. Pero malinaw po, minsan nadudulas ang inyong mga kalyado kasi Kuting, nabalak nyo talagang extend ang term mo. Or maybe gusto ni ng pinsan mong si Tamban na maging prime minister ng Pilipinas kasi hindi siya mananalo kay VP Sara kung sakasakali mang tumakbo siya in 2028. Huwag niyong pakialaman at babuyin ang konstitusyon, mapahaba lang ang iyong, Diyos ko po, 2 years, wala ka pa nga 2 years sa posisyon, gusto mo nang pahabain ang term mo, Kuting. Wala kang iniintindi, ang daming problema ng Pilipinas, ang mahal ng bilhin, balik ang krimen, ha? Konti ang trabaho, tumataas bilhin, wala namang tumataas ng sweldo. Polluted ang Pilipinas. Malala ang corruption. Yung panalo sa loto, kataka-taka, wala kang ginagawa. Uunahin mo yung mga cha-cha-cha-cha na yan, yung mga PIPI People's Initiative na yan, na yung People's Initiative pala ay Politicians' Initiative, papirma sila ng papirma ng mga tao,
yung pala eh wala naman, wala, hindi naman gusto ng tao na baguhin ang konstitusyon, meron lang may mga nanunuhol sa mga tao para, di ba, mga AKAP, miyembro ng AKAP, bibigyan ng ayuda, yung pala yung pirma doon pag tumanggap ng ayuda, yun na pala yung gagamitin sa PI. Sasabihin, inisyatibo ng mga tao to, gusto ng mga tao baguhin ang konstitusyon, yung pala binubudol nyo ang mga tao, papipirmahin nyo nang wala namang kamuwang-muwang, akala na tatanggap lang ng ayuda, yung pala yun na yun. Gagamitin ang pirma para baguhin ang konstitusyon, ang saligang batas. Binababoy nyo ang saligang batas at yan ang ayaw mangyayari ni Pangulong Duterte. Oh. At kung ano-ano pang sinabi ni Mayor Basse dito, hindi ka raw maintindihan why you have to make up stories, yung manuro ka lang na wala yung nagawa, it is unbecoming of a president. Yung sinabi mo lang daw, Kuting, na walang nagawa ang tatay niya, ay parang hindi pang presidente itong mga pinagdadadahak. Uy, anong aasahan mo, Yorme Basse? Si Kuting ay si Kanjer Khalid la ang inabot. Hindi naman wala namang diploma yan ng kolehiyo. Iba ang kakayahan niyan, iba ang discipline niyan. Hindi pa bugbugan yung second year college level. Pag third year yun na, yung bugbugan na, yung mga major subjects mo malala na doon. Right? Yung mga, yeah. Hanggang fourth year, yun na yung bugbugan, yun na yung seryosohan. Kung ikukumpara nyo yun sa old curriculum mga atit kuya, na, di ba, ang tawag ngayon sa first year high school, grade 7, di ba? Grade 10 naman yung fourth year. Nung wala pang senior high, ikumpara nyo po ang nakatungtong ng second year high school sa nakapagtapos ng fourth year. Parang ganyan din yan sa kolehiyo, si Kuting hanggang second year college lang. Kung hindi niya natapos ang pagkokolehiyo, anong pinagagawa niya? Conservatory of Music pa yan. Anong pagpapasarap ang ginawa? Pinipilit maging rakista, maging singer, sintonado naman. Anong aasahan mo sa lalabas sa bibig ng isang hindi nakapagtapos ng kolehiyo? Yorme Basse, nabudol tayo. Oh. At kung ano-ano, pareho kasing presidential son, so may karapatan si Mayor Basse na batikusin si Kuting. Yan. Oh. Anong pambababo yan mga ate at kuya na ang paggaganapan ng hakbang ng maisog, tambakan nila ng mga sasakyan, isalansa nila doon, syempre sasamaan loob ni Mayor Basse. Hindi naman yan mag-aaksaya ng pera, maglibot sa kung saan-saan sa Pilipinas, umatend lang ng, well at least diba courageous si, akala siguro nila itong mga ginagawa nilang pananabutahe, pagbili ng tickets ng mga airlines para fully booked, diba? Pati siguro yung mga hotels and mga Airbnbs na pwedeng pag-atenan ng mga pupunta sa Tacloban at sa kung saan-saan pang pagaganapan ng hakbang maisog, pinupuli book nila or what. Kunwari may renovation sa airport at kung ano-ano pang pananabotahe, huwag lang dumagsa ang mga guest speakers at ang mga gustong umatenda taga malalayo. Alam nyo, hindi yan ang tamang solusyon, Kuting. Para ka magtagumpay sa termino mo, pakinggan mo ang sinasabi at panawagan ng mga Pilipino. Huwag mong pigilin, huwag mong patahimikin. Hindi mo sinusolusyonan ang problema ng Pilipinas. Binubusalan mo lang, lalo lang lumalala. At habang inaapi mo or, di ba, pinipigil mo ang mga Duterte, ginugurgur nyo, and wag naman sanang eventually, gurgurin nyo talaga, lasunin, sagasaan, bangbangin. Tidik sa landas ni Kuting at ahas ang mga Duterte, malinaw yan mga ate at kuya. Si Pastor Kiboloy, casualty lang yan, di ba? Oh, SMNI, casualty lang yan. Ng pagpapatahimik nila kay PRRD. May program kasi si PRRD, di ba, sa SMNI. Oh, una si suspend yon ng MTRC bet ko ano pa man. Eventually tinanggalan na ng prangkisa, parang indefinite suspension na ngayon. Hindi pa naman tinatanggal, parang indefinite suspension po ang SMNI na platform ni PRRD, yung gikan sa masa. At is napapakinggan si, walang nag-i-interview yung media kay PRRD mga ate at kuya. Right? Kahit yumawyaw ng yumawyaw si PRRD, magpa-press con, ganyan-ganyan. Magsalita sa hakbang ng maisog na hindi binabalita ng media. Kakuntsyaba ni Kuting at ahas ang media ng Pilipinas. Ganyan kademonyo ang mga may power na yan. Papayag ba tayo? Mananahimik ba tayo o susuportahan natin si Mayor Basse at ang laban nila kontra sa Kuting at ahas na ito? Pakicomment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. No to pro-China and anti-government, sabi ni Optional Opinion. Ay, may bangaw. Ang daming bangaw sa channel natin.
pro-China. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!